Tumawag ang Panginoon ng mga kabataan upang pasimulan ang pagpapahayag ng mensahe ng Seventh-day Adventist Church. Dahilan dito, lumaganap ang gawain ng Panginoon Diyos at maraming naabot ng mga tao. Dito, tabayan ng Lupao Nueva Ecija, kung saan napapaligiran ng mga lupain, taniman at sakahan, tumawag ang Panginoon ng grupo ng mga kabataan upang itaguyod ang gawain ng pagtatanim ng iglesia. Samahan niyo kami, taksihan natin ang mga karanasan ng mga kabataang ito at ng ating church planter dito sa bayan ng Lupao. Ito po si Pastor Raylord Reyes, and I will go. Ang bayan ng Lupao ay isa sa mga bayan sa Nueva Ecija, at ang bayan ito ay binubuo po ng 24 barangays, at ang population po as of 2015 ay mahigit kumulang 44,000. Ang pamumuhay po ng mga tao dito ay pagsasaka, ng palay at saka sibuyas. Last 20 years ago, nagkaroon na po ng mananampalatayang Adventista sa lugar na ito. Ngunit ito po ay na-dissolve. Kaya noong 2015, nagpadala po ang distrito ng layman, kaya nasimulan po muli ang gawain dito sa Lupao. Kaya at noong 2015 din po ay ang ating pong conference ay nagpadala na naman po ng isang church planter hanggang 2018. Kaya noong 2018, until now, kami na po ang nag-church planter po na naka-assign po sa Lupao. Kami po ay biniyayaan ng mga maraming mga kabataan na ito po ay amin pong naging katuwang sa gawain dito sa Lupao. Kaya yan po ay amin pong pinagpasalamat po sa Panginoon dahil mayroon pong kasiglahan kapag mayroon pong kabataan. Ang amin pong mga kabataan dito ay talagang kahit hindi ko na po utusan ay kusa na po silang gumagawa, lalo po nung hindi pa po nagka-lockdown. Sa amin pong mga church services, sila na po ang nagpipresenta. Minsan upo-upo na nga lang ako dahil sila na lahat ang gumaganap. Kaya masigla po sila dito. Kami po ay marami pong mga activities para mas lalo po silang mapasigla. Nagkaroon po kami ng camping, hiking, nagkaroon din po kami ng swimming. Tapos ang mga kabataan na ito ay nagagamit din po sa amin pong care group. Tapos sila sa mga tumutulong upang mapasigla po ang mga care group. Nagdadalaw-dalaw po sa mga bahay-bahay. Nagbibigay po ng pabalita po ng Panginoon. Ako po ay isang bagoang Adventista na nabinyagan po noong nakaraang taon. Ginagampanan ko po ang pagiging isang leader ng care group. At alam ko po sa sarili ko na ako po ay kulang sa karunungan. At sa tulong po ng Panginoon, ganun din po sa suporta po ng aking mga miyembro sa care group, ay amin pong napagdesisyonan na dalawin po ang isa sa kabataan na hindi po naging aktibo sa gawain po ng Panginoon. Tuwing midweek po, dinadalaw po namin siya upang doon po namin isagawa ang devotional Bible study. Kami po ay nag-aawitan, nanalangin kasama po ng kanya pong buong pamilya. Ipinaramdam po namin kay Jemea, isang kabataan, at kanya rin pong buong pamilya ang pagmamalasakit po. Kagaya po ng pagdadalaw kahit hindi po midweek, pinapanalangin po namin sila. Nagbibigay din po kami ng mga maliliit na bagay na alam po namin na makakatulong po sa kanila. At yun nga po, at hindi rin po nagtagal ay naging aktibo po si Jemea sa kanya pong paglilingkod sa Panginoon. At siya na po ay nangunguna na dumadala po sa bahay-sambahan, bagaman nilalakad lang po niya mula po sa kanila pong bahay hanggang sa bahay-sambahan po. At sama-sama rin po kami naglilingkod sa Panginoon at lumago po kami sa pananampalataya. Ayun po, sa kasalukuyan, mayroon na po tayong mga miyembro dito po na mga aktibo na 38. At mayroon po tayong tatlong care groups. Mayroon po tayong mga kabataan na mga 14 na mga aktibo din po. At mayroon po tayong church building na pinapatayo. Ngunit ang atin pong church building na ito ay nahinto po dahil sa kakulangan po ng budget. Kaya kami po ay nagpupulong na lamang po pansamantala sa katabi po ng atin pong church building. Gumawa po kami doon ng isa pong parang kubo upang doon po kami magpupulong. Kaya mga kapatid, samahan niyo po kaming ipanalangin ang atin pong gawain dito sa Lupao upang
ang Panginoon po ay magpadala po ng marami pong mga mananampalataya upang makatulong din po sa atin pong church building. Huwag hamakin nino man ang iyong kabataan, bagkos ika'y maging uliran sa lahat ng mga nagsisisampalataya. Yan ang bili ni San Pablo sa isang kabataang nagngangalang Timoteo na ginamit ng Diyos upang itaguyod ang gawain. Ito ang karanasan at nasaksihan natin sa mga kabataan dito sa bayan ng Lupao sa kanilang pangunguna sa gawain na pagtatanim ng iglesia. Mga kapatid, mga kabataan, inaanyayahan kayo ng Diyos upang pangunahan ang gawain niya, abutin ang mga naliligaw at ang mga nangangailangan ng salita ng Diyos. Tutugon ka ba at sasabihin, I will go.